Hello mga kasari! Hello guys! Welcome back to my channel! Andito na naman ako guys, mag-update na naman ako sa inyo. So ito pala guys, yung part 2, yung part 2 ng aking upload para sa ano, sa panibagong pag-o-open ko ng ano, ng aking bagong sari-sari store guys, yan. Kasi yan, so mga hindi nakapanood guys, nung una kong upload ay yan eh, mag-uumpisa na naman ako ng panibago guys, dahil puro umpisa ang inday. So, hindi talaga ako guys makatagpo ng maayos na pwesto talaga. So sana dito sa bagong nilipatan ko guys ay sana maging okay naman. So ayan pala guys, nung hindi pa ako niya nagbubukas, yung mga pinamili ko, yung mga pauna, mga basic, ayan ang ingay dito guys, pasensya na. Ayan, so mga yung mga basic guys na mga paunang pinamili ko, ayan, nag-check na ako niya ng mga resibo, tsaka, excuse, nilagyan ko siya ng mga presyo, ayan, para bago ko i-display, bago ako mag-display, at bago ako mag, opening day is, may mga presyo siya para kung pag may bumili na is hindi nakakalito magbenta. Tsaka hindi na maghahanap sa resibo kasi yung iba-iba talaga guys yung mga presyo. Kumbaga isang buwan pa lang naman akong nag-close nung dati kong tindahan. So ang dami nang nagbago ng mga presyo kaya kinailangan kong i-check lahat ng mga pinamili ko. Mga presyo pa, tsaka para nag-reduce na din ako ng mga presyo kumpara dati, so natunog-tunogan ko din kasi guys yung mga presyohan ng mga kalapitindahan ko dito, kaya ayun, nagbaba ako guys ng mga presyo ko para naman kahit papano eh bilang baguhan eh makabenta-benta naman tayo, makabenta-benta naman ako guys. So ayan guys, yung mga pinamili ko. Tapos ayan, nagunti-unti na akong nag-display niyan guys. Yan, sinabit-sabit ko na pero hindi pa rin siya maayos. Kinakabit ko yung mga chichirya sa harapan para naman mas attractive sa mga bata pag mga chichirya yung naka-front. So ayan guys, bumili rin ako niyan ng ano, bumili rin pala ako niyan ng mga garapon kasi kulang talaga ako sa garapon. Ayan, dinagdagan ko lang yung dati kong mga garapon. Ayan, bumili ako ng ilang piraso ulit para sa mga candies. Kasi yung candies guys is matakaw talaga sa langgam. Kaya kailangan talaga is nakasealed yung mga candies natin. Mga pambata para hindi tayo masayangan ng paninda. So ayan guys, magulo pa talaga yan and nakapatong lang din sa lamesa yung iba tsaka sa mga karton lang din kasi hindi na muna ako guys nagpagawa ng ano, ng cabinet, mga lalagyan ng paninda kasi nag-i-start pa lang din naman ako at nag-o-observe na naman uli guys. So pansamantala is ganyan na lang muna ulit. Ayan, tapos ipinron ko lang yung mga chichirya tapos sinabit-sabit ko na rin yung ibang mga disabit para naman maganda-ganda naman tingnan kahit papano, kahit hindi pa siya kompleto. So ayan guys, yung mga soft drinks ko, yan, nilagay ko lang muna dun sa may bandang ilalim pero para natatanaw siya ng mga customer. Tapos yung mga candies ko guys ay pinatong ko na lang muna ulit dun sa lamesa, yung mahaba akong lamesa. Yan yung gamit ko rin yan na lamesa guys dati dun sa una kong tindahan. So yan guys, panibagong laban na naman ng Inday. So hindi pa ako nyan guys nag-o-open. So gusto ko munang makapag-display. Yan, gusto ko munang ma-display lahat bago ako mag-first day opening. Para naman kahit papano is attractive naman siya sa mga bata. Yan. Ayun yung mga sichirya ko guys, yung mga malalaki sa medyong itaas, tapos yung mga biskuit ko din yan, pinagtabi-tabi ko din siya ng patagilid, tapos gumawa lang ako guys ng DIY ng mga sabitan ko, yung mga binaluktot ko na alambre. Ayan guys, so konti pa lang guys yung ano ko guys, paninda ko, tsaka yan yung arenola ko guys. Bumili ako guys ng arenola kasi sabi, swerte daw yun. Sabi. Pero wala naman guys, masamang maniwala, di ba po? So yan, nagpalagay lang din ako guys ng alambre sa itaas para naman yung ibang mga pangsabit din is, natatanaw talaga siya ng mga customer. Ayan,
doon ko sinabit yung mga kape. Nakahiwalay yung mga kape-kape ko, guys, doon sa mga titimplahin ko is nakahiwalay doon sa ano, sa mga sabon. Nilayo ko siya kasi minsan kahit na hindi siya nakadikit, pagka masyadong nakalapit is nangangamoy. So ayan guys, hindi pa ako niya nag-open guys. Pumunta muna ako sa paggawaan ng aking munting sasakyan, ng aking e-bike ko guys. Pina-check ko kasi yung ilaw dahil naglulus yung ilaw niya. Yung mga signal light ko guys is minsan nawawala yung mga ilaw, kaya hindi ko siya magamit ng gabi. Kaya kailangan ipaayos para safe sa pagbiyahe. Yan, dun muna ako niyan guys sa paggawaan ng aking e-bike. Habang hindi pa ako nagbubukas, yan, pinagawa ko na muna yung e-bike ko para dire-diretso na ang aking pagtitinda, hindi na ako maaabala pa. So pina-check ko na rin yan guys, pina-change oil ko na din yung aking munting e-bike, tapos pinaayos ko na rin yung mga wirings, yan. Yan, ang sipag niya ni Kuya, mabait niyang gumagawa na yan ng e-bike ko. Siya lagi yung nag-aayos ng e-bike ko pagka meron akong pinapa-check, yan. Nagpa-battery check na din ako niyan guys. So ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Mag-update na lang ulit ako pagka nakapag-open na ako. And then yan, naka-uwi na pala ako niyan guys. Dumaan na rin ako sa grocery and bumili na rin ako ng ibang soft drinks, konting alak, red horse, mga 1.5. So tagko-konti lang muna yan guys para lang may pang-additional. And then first day opening na ako pala niyan guys, pagdating ko galing sa pagpapagawa ko ng sasakyan. So hanggang dito na lang muna guys, thank you for watching and sana patuloy niyo po ang suportahan ng channel ko kahit na paulit-ulit lang ako guys sa pagtitinda. Salamat, God bless!